Gail Albaladejo, Chief Fisheries Planning and Economic Division. Mr. Joselito Somga, the OIC Chief Fisheries Inspection and Quarantine Division. Mr. Nazario Briguera, Chief Information and Fisherfolk Coordination Unit. Attorney Angelica Villaferte, the Senior Fishing Regulations Officer. From the Department of Trade and Industry, representing ASIC, Secretary Pascual, we have USEC Ruth B. Castello from the Consumer Protection Group. From the Philippine Statistics Authority, Ms. Soraya de Guzman, Officer in Charge, Economic Sector Statistics Service, Mr. Glenn Polo, Officer in Charge of the Price and Statistics Division. From the National Economic Development Authority, Director Nieva Natural, Director of Agriculture, Natural Resources and Environment, Ms. Jillian Ipak, OIC Division Chief, Agriculture Commodities Division. From the Philippine Fisheries Development Authority, the OIC General Manager is here with Mr. Eric M. Sims, the Department Manager, Ms. Luz Ortiz, the Department Manager also, and Attorney Jose R. Ruiz, Board Secretary of the Philippine Fisheries Development Authority. From the National Fisheries Research and Development Institute, represented by Dr. Mudzikiwi Santos, the scientist four of NFRDI. From the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, Mr. John Gregory Aquino, and Mr. Gary Pelinor Hernandez, both senior staff officers. From the National Fisheries and Aquatic Resources Management Council, the NFRMC, we have Ms. Evelyn Malikay. From the Fisherfolk Visayas, Mr. Basil Mustafa, Fisherfolk Mindanao, Dr. Suzette Palia from Academ, Dr. Nathaniel Añasco, also from Academ, Mr. David Villaluz from the aquaculture sector, Mr. Norberto Chinquanco from the fish processing sector, Mr. Neil G. Del Rosario from the small-scale commercial fisheries, Mr. Jadrick Johnson A. Yap from the medium-scale commercial fisheries. From the private sector, private business, NGOs, fisherfolk organizations, and other private entities, Madam Chair, Mr. Ferdinand Lim from the Confederation of Philippine Tuna Industries Incorporated. Mr. John Roderick Santos, the President of the Association of Fresh Fish Traders of the Philippines. From the Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture, or CEFDEC, Mr. Dan Baliao, the Chief. And we have Attorney Aziz Perez, the former Director of the BFAR, now the Senior Advisor, Tanggol Kalikasan, in Country Representative, International Technical Assistance Program, United States Department of the Interior. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Attorney Filipina. Before everything else, may I first read the background of the issues in our agenda today. Last November 29, 2022, Senator Raffy Tulfo delivered a privilege speech entitled Pampano and Salmon, BFAR, Pinagbabawal ang Pagtinda. He raised the issues on the prohibition of BFAR on imported fishes being available in public markets, hence affecting the livelihood of the fish vendors and the market availability of some fish products, which includes pampano and salmon. He also raised his issues on Fisheries Administrative Order No. 195, Series of 1999, or the rules and regulation governing importation of fresh, chilled, frozen fish and fishery aquatic products. First, the implementation of FAO 195 affects only the small fish vendors, which BFAR should focus more on the importers. Second, the inclusion of institutional buyers in addition to the products for canning and processing purposes as one of the exceptions to the importation requirement of the existence of certificate of necessity to import issued by the Department of Agriculture. Lastly, specifically,
prohibiting pampano and salmon, which in fact all imported fish products, including cream dory and the like, should be regulated. The issue on the composition of members of the National Fisheries and Aquatic Resources Management Council, which does not include representatives from fish market vendors and consumers, was also raised. Let me first summarize the rules and regulation relative to the importation of the fish and fishery aquatic products. On September 20, 1999, more than a year after the passage of Republic Act number 8550 or the Philippine Fisheries Code of 1998, the Department of Agriculture issued FAO 195 in recognition of the need to ensure food safety on imported fresh, chilled, frozen fish and fishery aquatic products. Section 2 of FAO 195, the importation of fresh, chilled, frozen fish and fishery and aquatic products shall be allowed when certified as necessary by the Secretary in order to achieve food security, taking into consideration public welfare and safety in consultation with the NFARMC, provided that the importation of fresh, chilled, frozen, and fishery aquatic products for canning and processing purposes, including importation undertaken by institutional buyers, does not require such certification, provided further that the that all importation satisfies the permit to import and sanitary and phytosanitary requirements as provided under Section 67 of Republic Act number 8550, the hazard analysis and critical control point standards, and as provided for under this order. In addition to FAO 195, on September 14, 2018, the DA then issued FAO 259, series of 2018, which is the rules and regulation on the importation of frozen fish and fishery aquatic products for wet markets during closed and off fishing season or during the occurrence of calamities. To allow fish species to reproduce and for the fry and juveniles to mature and restore valuable fish stocks, the closed fishing season for the following areas were imposed. The Northeast Palawan Sea will be closed from November 1 to January 31. The Visayan Sea from November 15 to February 15. The Zamboanga Peninsula from December 1 to March 1, and the Davao Gulf from June 1 to August 31 every year. Due to the start of the closed fishing season this year, BFAR recently approved the issuance of 25,000 metric ton certificate of necessity to import frozen rout cod, big eye cod, mackerel, bonito, and moonfish. DA then issued Special Order Number 1002, Series of 2022, dated November 10, 2022, to be the guidelines for the implementation of FAO 259 in relation to the newly issued CNI. Let this public hearing be the chance for the Senate to listen to the justification, concern, and recommendations of everyone invited today in relation to these issues. But first, I will now give the floor to Senator Tulfo for his opening statement. Thank you, Madam Chair. Good morning, Madam Chair, Senator Cynthia Villar. First of all, I would like to thank you for calling this committee to tackle the issues on BFAR, which I raised during my privileged speech. The agricultural industry is a top priority for this administration, and I agree fully that food security is a concern that must be addressed. Much focus has been given to our farmers and land produce. Today, we must focus on the fisheries aspect of agriculture. And before anything else, nais ko pong pasalamatan ang BFAR dahil sa pag-lift po, temporary lifting ng ban sa pagtitinda ng pampano
at ng pink salmon imported sa mga public markets. So, meron lang po akong katanungan at natanong ko na po ito noon. Bakit po ngayon lang? But before you answer that question, noong 1999, yung RA 8550, na-issue na nga po yung batas na yan para sa mga pag-i-import ng mga isda. At doon po sa batas na yan, nakapaloob lamang yung exemption sa mga canning industry. Bakit po nung gumawa na kayo ng FAO 195, biglang naisingit yung restaurant at hotels? Ano pong nangyari in the process? Sinong gustong sumagot? Can I intercede for a moment? I would just like to acknowledge the online presence of Senator Poe and Senator Binay. Thank you. Thank you, Madam Chair. Can you answer the question? Good morning, Madam Chair. Good morning, Senator Tulfo, and to the rest of the senators. Relative dun sa unang tanong ho, sir, as to why is it that it's only now that we are implementing FAO 195. I just would like, sir, to explain that we have already been implementing that since its enactment in 1999. But recently, we've received reports that there are a lot of illegally diverted fish and fishery products in the wet markets. This has become prevalent, necessitating the Bureau to expand its operation and adopt an end-to-end monitoring of imported products. Ito hong market monitoring that we are doing, this is just part and parcel of the expanded initiative of the Bureau to address this particular issue. But since 1999, we have already been employing pre-border, border, and post-border control in order to implement FAO 195. Okay. To ask, paano nyo implement? Wala nga kayong first border facility. First and second. Yes, ma'am. Paano kayo nag-i-implement? Wala kayong first border facility. Ngayon, we gave you money to establish the first border facility in 2019. Hindi na i-implement hanggang ngayon. And this year, we are also giving money for 3 first border facility so that we will not be any more controversial kasi pinatay nyo yung livestock industry because of a sickness that comes with the ASF due to the absence of our first border facility. Kaya hindi po totoo na may first border facility. Before you answer that, Mr. Madam Chair, you've been implementing, sabi nyo, yung pagsisita sa mga pampano at pink salmon sa mga palengke. I would assume yun ang ibig nyo sabihin. So, saan nyo po ini-implement? Saan palengke? Dahil kung meron po kayong ginagawa implementation, bakit nagkalat po yung pagtitinda ng mga pampano at pink salmon sa mga palengke at wala ho tayo nabalitaan since 1999 na meron nga pong ganung batas. In fact, nobody knows about this, not even the fish vendors na mga nakausap ko. Nga sila, sabi nila, hindi ko nga po alam kung ano po yung batas na yan, sir. At wala po kami nababalitaan na bawal pala yan. Ngayon lang po namin nalaman yan. That's number one. And then number two, which is also a follow-up question, kung seryoso po talaga kayo tungkol po sa importation ng mga imported fish, siguro po you have to go to the bottom of the problem, which is sinabi ni Ma'am Border Patrol, meron din siguro yung dumadaan sa Bureau of Customs. Siguro i-check niyo po sa Bureau of Customs, sino po ang mga importer nito, sino po yung mga supplier, sino po nagpaparating at nagbabayad ba ito ng mga tamang buwis? Ito ba ini-smuggle, lantaran, or ito po ipinapasok at legit ang pagpasok nito kaya lang sobrang liit ang binabayad na buwis na hindi na po kumikita ang ating gobyerno? Yes, sir. Opo. Relative dun, sir, sa the question of saan ho nag-i-implement yung Bureau before we've adopted our supposedly plan to expand the operation.
As I mentioned a while ago, sir, tatlo po yung components yan. Then this is the traditional way of how we implement the FAO. First, meron ho tayong pre-border controls na ina-adapt. Meron ho tayong border control na ina-adapt. At meron ho tayong post-border control. I have to interrupt, Madam Chair. Ang pinag-uusapan natin dito, yung bang pinagsabihan niyo po, yung mga maliliit na vendor sa palengke na bawal na ang pagtitinda ng Pampano at ng Pink Salmon. So that's part of the implementation. You're just implementing itong sinasabi sa batas na bawal yung pagbenta niyan. Kasi ang pinapayagan lang na pwede magbenta niyan, ang magkaroon niyan, ay yung mga hotel at restaurant. And my follow-up question is, bakit bawal sa palengke pero okay sa restaurant at okay sa mga hotel? Anong pinagkaiba? What's the difference? Okay. Yung panho, sir, yung the one that we mentioned a while ago, ito hong sa palengke, this is just part of the expanded program that we wish to implement, yun hong market monitoring. Kasi nga ho, talamak na ho yung presence ng diverted... I know, talamak na, pero kung talamak na, bakit hindi kayo nagpa-disseminate ng information to the media na meron palang FAO 195 na ito palang nangyayari, talamak na yung pagtitinda na mga isda, imported fish sa palengke na cover ng FAO 95 na hindi dapat. So kung meron kayong proper information dissemination sa media, then dapat noon pa since 1999 nalaman na. Apo, itong ginawa natin, sir, sa palengke, ito ho ay part ng IEC campaign. Hindi ho kami nagkumpiska pa. Hindi rin ho kami nang huli pa. So we are trying to come up with an... O nga po, pero pinanervous niyo po yung mga titinda ng palengke. Natakot po sila kasi marami po dyan nagtitinda ng isda na pampano at salmon na yun lang po yung kanilang hanap buhay. So nung marinig nila na pinagbabawal na yan, eh siyempre natakot po sila. Yung iba sa kanila, naawa sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga pamilya because sinabi na sa kanilang family na matatapos na yung ating hanap buhay. Our livelihood is at stake because of this FAO 195. Now, kung talagang bawal ito, sana noon pa, ginamit niyo po yung media para i-disseminate yung information noon pa na ito yung FAO 195 at ito yung nakasahan sa FAO 195. Noon pa sana naayos yung problema. Bakit too late na? Yun po yung tanong ko. Di ba? Apo. We recognize, sir, na siguro it has been a little bit late. Pero we are moving forward to address that. Kasi, kung nakikita ho natin, for the past years, talaga hong lumami ng dumami. And it's about time to really have... Kaya nga po, sir, so pinabayaan yung dumami muna sa kaya aksyon. Dapat bago pa man dumami, umaksyon na po kayo. I see there. Hindi naman makakarating sa wet market yan. Saan ang galing? Di ba doon sa mga importer at saka kung hindi in-import smuggler? Eh, ba't hindi yun ang birahin nyo, hindi itong wet market? Kasi yung mga nagtitinda sa wet market, mga simpleng tao lang yan. Kung may magtinda sa kanila, bibili nila, ititinda nila sa wet market. Dapat ang pinigil nyo yung importer at smuggler, hindi yung wet market. Paano nakarating yan dyan? Ba't yan ang pinag-iinitan nyo? Punta kayo dun sa pinanggalingan. Yes, ma'am. Totoo po yun, ma'am. Kaya nga po yung general plan ho, ma'am, talaga ho hindi lang wet market, paiigtingin din ho yung pagbabantay doon sa tinatawag nating end-to-end monitoring. Kasi ho, yung nakaraan, ma'am, ang ginagawa po namin... Sorry, sir. I'm sorry. Hindi ko matiis to. Marami ho kayong mga sinasabi na parang paikot-ikot lang po tayo. Lumilito kasi, I would like to simplify things, okay? Hindi bawal ang magtinda, mag-import at magtinda ng mga imported fish, pampano and salmon, canning industry, hotel and restaurant. Exempted sila para kumuha ng certification at permit. Exempted itong tatlo. Ang hindi lang exempted ay yung palengke. Yun lang po yun eh. Okay? So marami pa ko yung sinasabi na entry port, etc., etc. Yun lang po. Bawal ang sa palengke. Everything else, again, canning industry, hotel, restaurant, hindi bawal. Bakit palengke lang? Yun po yun eh. Pag palengke ka, kailangan mo, pag magtitinda ka, other than those three, kailangan mo ng permit at certification. So, kumbaga, yung permit at certification, specifically, discriminatory para sa akin, para lamang sa mga
palengke. So ibig sabihin, para lamang sa mga maliliit nating kababayan. Yung mga taong hindi kayang pumunta ng restaurant, hindi kayang pumunta ng hotel, eh, dineprive nyo sila ng opportunity na makatikiman lang na masarap at imported na isda. Yes, sir. Opo. Ganito po, sir. Ang basihan ho niyan, sir, nasa Section 61 ng Fisheries Code. Doon po sa Section 61, nakalagay ho doon na yung dalawang purpose ng importation, yung canning and processing. Okay. At yung on the other side, yung kailangan ng CNI for other purposes. Exactly. So bakit all of us, I understand. I got you. I know where you're coming from. Sige, canning industry, kuha natin yan. Pero bakit po biglang isiningit yung hotel at restaurant at iniwan lang po yung palengke? Yung restaurant and hotel? Iho, yung institutional buyer. I-define mo kung ano yung institutional buyer kasi vague yun. Dapat ma'am, sorry. Wala yun sa batas eh. Inisiningit nyo dun sa 195 eh. Ano yung institutional buyer? Yes, sir. Opo. Ma'am, sorry. Please don't call me Iho. Call him. Okay. Okay. Go ahead. Go ahead. Yes, po. Okay. Institutional buyer. Okay. Yun eh. Okay. Processing and canning. Yes, kaya nga po. Exactly. Vague yung institutional buyer. Ano ba yung institutional buyer? Yung institutional buyer po, accredited entities or corporations importing fish or final consumption processing food requirements for accredited hotels and restaurants which would execute an undertaking that they will not distribute the commodities to the wet markets. Ito po, institutional buyers, nandito po, nakasulat. Ito po, institutional buyers. Sa ano po to, sa? Yes, ma'am. Sa rules po, sa rules na in-implement po sa Opo. FAO. Pero sa original batas, wala nga po. Kaya nga sinasabi ko po, madam, doon po sa batas sa RA, 8550, wala po yun. Hindi po defined yun. However, nung nagkaroon sila ng FAO 195, isiningit po yung institutional buyers at dinefine po nila ano po yung institutional buyers. Ito na nga po, hotels and restaurants. Opo. So kaya nga po, in-exempt niyo po itong hotels and restaurant, pero iniwan niyo po yung palengke na kung saan puntahan po ng mga maliliit nating kababayan. Like again, ulitin ko po for the second time. Parang dinideprive niyo po, discriminatory po itong FAO 195. Dineprive niyo po itong mga pobre nating kababayan na gustong makatikim man lang ng masarap na imported na fish. Yung iba sa kanila, pinag-iipunan po yan. Pag may mga special occasion, sige, bumili tayo ng Pampano. Pag may mga birthday celebration, bili tayo ng Pampano, pinag-iipunan nila, kumain tayo ng masarap salmon. Ngayon, tinatanggal niyo yan. But anyway, salamat naman at nagkaroon kayo ng moratorium dyan at nilift niyo po yung Pampo. Yes, sir. Relative dyan, sir, yung first, yung sinasabi ho natin, sir, the main reason for us in saying, in declaring a moratorium in our operation in the wet market is to really conduct a review of the FAO 195, considering itong mga changes ho nangyari recently in market structures. In 1999, sir, we are not yet part of the Bureau, but ako rin ho, tinatanong ko rin ho yan sa sarili ko kung bakit ho siguro naisingit yung institutional buyer. And the only reason I can give myself relative to this is that probably, sir, in exercise of the quasi-legislative power of the agency, because that is also provided for under the Fisheries Code, the agency opted to extend the definition of processing to include hotels and restaurants in a manner that these establishments are offering the imported product to the public in a processed form which is cook. Tama nga po kayo, in the processed form which is cook. Pero ang sinasabi ko po, meron mga tao, mga mahirap na kababayan, that they cannot afford to go to the hotels and restaurants because it's a little bit pricey kapag yan po inaluto na. Whereas they opted to go to the wet markets kasi mabibili na lang mura at sila na po magluluto at kung anong klaseng luto na gusto nila. Again, ulitin ko, for the end time, ito mga mahirap natin kababayan, gusto nila makatikim na masasarap na imported, give it to them. Kasi po, pagdating po ng mga occasions tulad ng birthday, tulad ng mga kung anong mga handaan meron dyan, binyag, ito po yung mga inilalapag po nila sa mesa, sa hapag, kainan.
itong mga imported fish na pwede na maipagmalaki. Pinag-ipunan ko po itong para makabili po ako ng Pampano, para makabili ako ng salmon. Binili ko po ito sa wet market, imported po ito, et cetera, et cetera. So you're depriving those people by way of ang in-include nyo lang po yung permit para sa wet market, pero pero para sa restaurant at hotel, hindi po. Apo. That is the reason behind, sir, that we have already initiated the Kantakob review of the FAO. Okay, good. Yun lang po eh, kasi pinaikot-ikot mo ako. Hindi mo kayang paikutin, sir. Trust me. Okay? So at least inamin mo na ni-review nyo na. So if I were you, go ahead, reviewin nyo mabuti yan. Siguro it's about time na para maging patas kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo pong mga memorandum order na ini-issue. Dapat po hindi tayo maging anti-poor, maging patas tayo. Okay, sir? Yun po yung pinupoint out ko rito. So ano pong balak nyo dito sa FAO 195 ngayon? Sir, we are actually engaging everyone. We are opening up the review to a wide range of stakeholders. Okay. Kasama ho sa ating review yung mga importers 195, yung iba pang importers. Kasama din ho sa aming review yung stakeholders ng fisheries. Kasama din ho yung mga market vendors at iniimbitahan doon namin yung mga may-ari ng supermarkets and groceries. In fact, sir, we had already two meetings with the market administrators of the NCR to also discuss and to take their views relative to this particular issue. So we are hoping that we will be able to move forward by next quarter of next year to come up with a more responsive and more efficient regulation on the importation of fish and fishery products. Okay. Three things. Now, kung kailangan niyo po ng information dissemination on everything that you're planning to do, I'm willing to offer my radio program at marami din tayong mga kaibigan siguro sa media na mag-cooperate sa inyo na para ma-disseminate properly yung mga gusto niyo pong mga planong mapa-implement. Okay? Next time. Kasi diyan po kayo nagkulang sa departamentong yan. Now, pangalawa, para po ma-solve din po itong problema sa siguro food safety. Okay? Health reason. At bukod po sa pag-i-import po, pag nag-import po tayo ng mga isda, babantayan po natin yung sa Bureau of Customs kung nagbabayad ba ng tamang buwis itong mga importer. Yung pong pag-check kung ito pong mga isda na imported, ito ba ay safe para sa consumption ng mga kababayan natin? Ito ho ba'y may mga halimbawa residue ng antibiotics na baka doon pa lamang sa ibang bansa na yan, yan po ay in-injectionan o ginagamit ng antibiotics o ano pa mga chemicals. Are we doing that? Chine-check ho ba natin yung mga isda na pumapasok, important isda bago yan tinitinda sa pangpalengke kung safe sila for consumption? Isa sa mga requirements po natin, sir, yung health certificate issued by the importing country, meaning the competent authority from the country of origin. I know. How about us? So we just take their word for it, Bible truth, kung sabihin doon ng importer sa ibang bansa, safe yan, okay, safe na to, kainin nyo na. Dapat pagdating dito, meron ding counter-checking. Yes, sir. Ngayon, sir, nagkakanda ko tayo ng random validation, laboratory. No, it shouldn't be random. Sir. Dapat each and every container na pumapasok, chine-check nyo, wala dapat lusot. Huwag yung random. Opo. Paano kung natsambahan nyo lahat okay, yung mga isda na yon. Paano yung hindi nyo na-inspect, yung pala ay contaminated? Opo. Dun ho yung tulong, sir, ni Senator Villar pag-establish ng CEFA na kung saan yung laboratory mismo, ma'am, nandun na po sa ating facility. So, we will have a larger room to really initiate all these food safety requirements. Sorry, it should not be in the facility. Dapat pupunta kayo physical sa Bureau of Customs. Yung mga container na may mga deklarado, may mga laman na isda, right there and then, nag-check na kayo. Bakit pa sa facility? So, ibig sabihin, dadalhin pa yung Yung parang lahat na agricultural produce, dadaan sa first border facility. Ang first border facility should have a laboratory. Kaya hindi na sila aalis doon. Doon lang pupunta lahat ng agricultural imports sa first border. We'll establish one in Bulacan for Luzon. We'll establish one in Cebu. Meron po bang Visayas, and we establish one. May magdo-donate po kasi ang first border facility, kailangan malaki kasi mga truck ang dadating dyan, manggagaling sa ports.
eh dito sa port po walang makuhang malaking lupa para diyan gawin. So may nag-donate po ng lupa sa Bulacan na doon din tatayo yung laboratory para lahat ng agricultural produce doon dadaan. And then one in Cebu for the Visayas and one in Davao City for Mindanao para lahat may first border facility na may kasamang laboratory para to make sure na machi-check din yung food safety ng mga dadating. Kasi medyo nag-iingat tayo because bumagsak yung ating livestock industry because of ASF and yung poultry because of avian flu. So medyo nag-iingat tayo ngayon kasi ayaw nating mapahamak yung ating mga agricultural sector because of diseases that come from abroad. Yun lang. Attorney, sa first border facility. Okay. Naintindihan ko po, kailangan natin first border facility na banggit ni Madam Chair sa Bulacan. Ang pinupoint at ko po dito, sige, pag dumating po yung barko galing po sa kung saan bansa yan na may karga po ng mga isda, di ba sa port yan? Wala namang port sa Bulacan. There's no such thing as port of Bulacan. Yes. Yung kanilang, ano, di ba, nasa container barn. Yes. Buhati na yun, doon na lang bubuksan sa first border facility. Exactly. Buksan dito sa customs. Exactly. Pero ma'am, there's such thing as puslit sa lingwahe po ng Bureau of Customs. That's another story. Exactly. Kaya nga po eh, yun po yung tinutumbo ko rito, na kung dadalhin pa sa border facility, sa malayong lugar, there's the tendency na yung container na on transit, eh pwede po ma-divert. Kailangan malaking facility. Kailangan po malaking facility kasi I know that. Marami eh. Opo. Hindi naman iisang truck yan, maraming truck. Dapat may parking, tapos mayroon silang way na maiaayos kasi parang hindi kaya dito. I know that. Kaya nga po, again, dito naman po yung sa smuggling ang pinag-uusapan po natin, yung salitang puslit, na along the way, yung container po pwede pong ipuslit sa halip na didiretso sa border facility, didiretso na po kung saan-saan, nakaiwas na po sa inspeksyon. So ang tinatanong ko lang po, is there a way, is it doable, is it possible na doon mismo pagbaba ng pier o bago ibaba sa barko pa lamang, wala ho bang parang equipment o gamit o gadget na para i-check po yung mga isda, pabuksan po yung container and then meron tayong hawak-hawak na modular na equipment na para ma-check po yung mga isda. Bubuksan po yung bawat container, i-check lang yung isda. I don't know kung anong klaseng gamit ang gagamitin nyo para ma-check. Itong mga isda na ito, walang hindi contaminated to safe for human consumption. Hindi na kailangan pang dalhin kasi masyado matrabaho yun eh. Pupunta pa tayo doon sa border facility. Maraming proseso na pwede tayong malusutan. Ang ibig sabihin, simple lang to, naging complicated tayo. Pupunta kayo sa barko, kung kinakailan sumampa kayo sa barko bago dumaong sa pier o sa MICP o POM, kung saan man. Then, buksan yung container na yan, deklarado, nandun po sa manifest na merong karga ito ng mga isda, itong barko ito. Buksan yung container, merong kayong gamit-gamit na gadget, i-check nyo lang, ito, hindi contaminated, ito, okay to. Then, go. Di ba? And then, sarado ulit yung container. O baka wala lang kayong budget. Be honest, siguro wala kayong pambili ng ganung kagamitan? Pag-aaralan ho namin, sir, kung what we can do about it. But we will possibly... Pero naintindihan niyo po yung sinasabi ko, sir. Ano? Opo, sir. Okay. Yeah. Kasi maraming insidente po, yung tinatawag na puslitan sa Bureau of Customs. Lahat ng kargamento, once na ibiniyahin na yan, pwede po ma-divert yan kung saan-saan. Nakalusot na po. Nila ng ano tawag doon, yung sa coach, yung para hindi malalaman mo kung yung sasakyan pumupunta sa ibang lugar. Ilalagay. Yes sir, meron hong e-truck. Tracker. Pero ma'am, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, matatalino po at wise na po yung mga smugglers natin ngayon. Marami silang way na para makalusot po kahit ano pang klaseng
mga sistema ang we would put in place to ensure na hindi sila makalusot, makakalusot pa rin. Kaya nga po, yung suggestion ko po, walang lusot yan kasi right there and there, doon pa mismo sa barko, gagawa na tayo ng run, ng actual checking, pagbubukas ng mga container, o kung hindi, mismo pagbaba ng pier, doon na tayo, hawak-hawak natin mga gadget na yon, titingnan natin kung contaminated ba ito mga isda sa container na ito. Maybe wala kayong budget dyan. So kung wala kayong budget dyan, just say so, then isa ako sa susuporta na makapagbili tayo ng mga budget, dagdagan kayo ng budget tungkol dyan. And I've heard, Madam Chair, kapag nag-export po tayo ng mga isda papuntang ibang bansa tulad ng Europe, meron pong representante ang mga sasalo doon sa Europe, dito sa Pilipinas, and kasamang BFAR para mag-check, right? To make sure na yung mga export natin mga isda ay safe for consumption doon sa mga tao sa Europe. Okay, and then pagdating sa Europe, then meron naman again pag-check ng mga Europe authorities to ensure na talaga yung isda na yon na nanggaling dito ay yung pa rin yun na na-check na at pwede safe for human consumption. Pero tayo ata, wala. Wala tayong nag-check doon, so we just take their word for it. Kung ano sasabihin ng importer doon na okay to, sige, okay, okay yan. Pagdating dito, titingnan natin yung certification nila na sinabing okay, and then bato natin sa mga palengke. Dapat gayahin din natin yung ginagawa ng ibang bansa. Pero I know, wala tayong budget. Sana man lang dito, magkakaroon tayo ng proper checking. Again, from what I've heard, kulang ho ata kayo sa budget. Kung kulang po kayo sa budget, then just say so. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Isa ho yan sa mga kasama sa review, yung pag-establish ho ng post-border inspection, pre-border inspection. Ibig sabihin ho, yung mga facilities na kung saan kukunin yung ating mga imported na produkto, isda, magkakaroon ho ng isang malawakang inspeksyon at i-determine natin kung compliant sa food safety para ho payagang makapasok sa Pilipinas. Isa ho yan sa panukala, sir, dito sa ating gagawing review ng importation rules. And dito kakampi nyo ako, if I may add, Madam Chair, I've heard na sila po ata ang may pinakamalit na budget itong Bureau of Fisheries, when in fact, smallest budget is with livestock, poultry, and dairy. Pero po, ayon po sa... Sila, malaki budget nila. You produce 15% of our agricultural produce, but your budget is bigger than the livestock, poultry, and dairy, which produces 33% of our agricultural produce. Pero ayon po sa Food and Nutrition Research Institute, 33.5% ng mga Pilipino ang nagkonsumo ng mga isda. Lahat naman sila. Kaya lang talagang ang pinag-aralan na namin yung production, 'di ba? 52% ang crops, 33% ang livestock, poultry and dairy, and 15% ang fisheries. Ma'am, I'll go back to the Food and Nutrition Research Institute, 33.5% ng mga Pilipino kumain. That's common. Ang tagal ko na, 9 years. Apo. Ewan ko saan ang galing yan. Ewan ko. Then tawagin yung Food and Nutrition, baka yung information doon. Kumakain ng fish, pero... Kasi ibig sabihin, maraming mahirap. Production ng Okay. And then also, kasi po, Madam Chair, meron po akong marami experience na kung saan pupunta ako sa mga liblib na lugar na kinaroon ng mga mangisda natin, hindi po sila naabot. Kulang po yung tulong na natatanggap nila. Especially pag sila yung nababagyo, nasisira po yung kanilang bangka, nasisira po yung kanilang kubo, and kulang daw po yung perang natatanggap nilang ayuda galing sa gobyerno because BFAR, they only have so much money to partake or to share or to give to these fisher folks. 6 billion po ang budget ng BFAR compared to the livestock, which has a 2 billion budget before. Is that correct? Malaki ang budget ng BFAR kaysa livestock. And yep, livestock produces double what you produce. I mean, I've been chairman of the agriculture for 9 years and chairman of finance for 9 years. That's a truism. Malaki budget ng BFAR kaysa... Okay. Kung ganun pala, kinukurakot yung pera. Kung ganun pala, sabi ni Madam Chair, 6 billion. Sana pupunta yung 6 billion. Sige, ito na nga yung pagkakataon mo. Sabihin, saan yung dinadala yung 6 billion? Lalo pa itong mga mangisda, like the last time during the campaign period, I went to Palawan, nagreklamo sa akin yung mga mangisda, yung nasira yung kanilang mga bangka, yung kanilang mga lambat, hindi nila na ma-replace dahil kulang daw po sa budget. Wala rin pong ibinigay na budget sa kanila at very selective daw po yung mga otoridad. So meron pala kayong 6 billion. Sana punta yung 6 billion. Sige nga, paki-breakdown sa amin.
Meron ho mga programa, sir, na pinupuntahan yung ating budget na isubmiti ho namin sa during the budget hearing, sir, yung aming proposed programs. Basically, sir, meron ho tayong developmental projects na kung saan nakatuon yung ating mga malaking bulk ng ating program. Pero maliban ho dyan, meron tayong MCS, yung law enforcement at conservation side. Don't talk to me about law enforcement. We're not talking about law enforcement here. Natutugisin mo yung mga mangingisda at may ginagawang kalokohan. No, tama nga si Madam Sincha rito, si Madam Chair, na malaki ang budget ninyo. So kung malaki ang budget nyo, ako po ay nag-ikot during the campaign period yung mga mangingisda sa iba't ibang probinsya. At ang kanilang reklamo, wala silang, ano bang tawag nito, Fisher, pier sang isda to market road. Kulang po yung mga kalsada mula sa daungan nila ng kanilang pangisda papunta po ng merkado. Kung meron pong farm to market road sa DA, wala po yung bang, ano bang pwede tawagin, daungan ng mga isda papunta pong sa market. Wala po mga kalsada. Kuminsan, kinakarga po nila, hinihila-hila po sa kariton kasi po lubak-lubak po, sobrang pagkalubak-lubak ng mga kalsada, maputi. So nahihirapan po siya sa transport. Marami tayong nanig na farm to market road, pero bibihira po yung bang galing sa bagsakan ng isda papuntang market, hirap tayo sa kalsada. Senator Tulfo, I think Attorney Escoto has been there for how many months, Iho? How many months in BFAR? As I see, ma'am, 3 months. 3 months. So I don't think he has knowledge. We have here the former head of BFAR during the Aquino administration. Maybe he can talk about it kasi mas matagal siya, 6 years siya sa BFAR, di ba? From 2010 to 2016, di ba? Oh, sige, pakisagot. So we recognize Attorney Assis Perez. He was before during the Aquino administration. So Attorney, ang tanong ko ulit, ulitin ko. Marami ho tayong farm to market road, and thank you. And we really need that. However, napapansin ko po, wala tayong tinatawag na pier to market road. Pier na kung saan dumadaon po yung mga isda natin, bagsakan po ng mga fisheries natin, ng mga fish landing. Okay, sige, thank you. Fish landing to market road. Bakit wala tayong ganun? Thank you, Madam Chair. Is that the right term? Fish landing? Okay. Thank you, Madam Chair. So bakit wala tayong mga fish landing to market road? Wala po talaga, as in wala, zero. Kung sasabihin mo meron, kakalad ka rin po kayo, pakakalad ka rin ko po kayo sa napakaraming lugar na napuntahan ko during the campaign period, yeah, na wala, as in zero. At yung mga kalsada, bako-bako, sinabi ko, yung iba hinihila sa kariton, binubuhat, sa tikles. Okay? Yung iba sinasakay sa tricycle, tinutulak pa. Bakit? Sana punta yung 6 billion. Na, tama nga si Madam Chair, na kung meron kayong 6 billion malaki, nasaan yon? The time of Director Assis Perez, he established 500 ba? Fish landing facility. 750, ma'am. 750 fish landing facility all over the Philippines. So, sabi ni Senator Tulfo, wala daw kali papunta doon sa fish landing facility. Marami po. I'm not saying all, pero marami po. Maari siguro po, totoo yung sinasabi niyo, meron. Pero bigyan niyo po ko ng listahan. I want to see those lists. Kung talagang totoo, kailan niyo po pinagawa at sino nagpagawa. In fact, may mga places na hindi po kayo nagpagawa, kundi yung LGU. Siguro dahil kulang sa budget. Yung pong sinasabi ng mga ngisda, tina-interview ko, bakit wala? Sinabi na po namin sa BFAR, sabi ng BFAR, wala daw po silang budget. Maybe true. Or maybe not. Maybe yung pera nakukurakot. I don't know. Thank you for the question, Senator Tulfo and Madam Chair, for giving me this opportunity. Medyo pass na ho yung time ko, but probably I can shed light on this. Totoo po na kulang ang suporta. Hindi lang naman po sa fishery sector, kundi sa buong agriculture sector. Mabuti na lamang po na incumbency ni Senator Villar as Senator, as our chair, she helped us a lot in terms of infrastructure. In fact, during that short period of time, we were able to establish 750 fish landing sites in the country when originally there was none. So, unfortunately, hindi ho sapat yung pondo, Senator, that
included the construction of the landing site, pero meron po talaga mga lugar na wala pong kalsada. And you are correct in your observation that while we have 750 of these landing sites, we need more than that. Kulang pa po yun. So pagkat alam po ninyo, napakahaba po ng ating coastline at lahat po ng ating mga barangay nagpo-produce ng isda. Kaya po, bagamat may nagawa na po tayong 750, talaga pong tama po kayo, kulang na kulang po yun. And so, it is the budget. I understand that the budget has been increasing over the years. When I joined BFAR, it was only 1.8 billion, ma'am. Sa totoo lang, 1.8 billion lang po. At napaabot po namin ni na Senator Cynthia yun ng 6.7 billion. But now the budget is going down again to about 4.5 billion in the last 5 years. And so my view, and thank you very much, Senator, for expressing your support to this initiative, na dapat po by this time siguro, since nakaabot na po kami sa 7.6 budget, that was the last budget approved during my time po, siguro by this time po, kung incremental, dapat sana mga nasa 10 billion level, to be able for BFAR to perform its mandate. Napakalaki po kasi, sir, ng mandate niya na sa totoo lang po, siyempre, may kukulangan naman po talaga sa amin, pero a lot of it has to do with the agency being small and sir, napakalawak ko ng ano ng EEZ. It's 8 times the land area. And the BFAR is the one responsible for taking care of this area. 8 beses po mas malaki ang dagat kaysa lupa eh. Pero pag tinignan po niyo yung budget allocation ng Bureau, eh, sobra pong maliit. And okay, pwede makasingit. Would you agree with the suggestion of our minority leader, Senator Coco Pimentel, para matugunan po yung mga problema binabanggit nyo, eh, hiwalay na po yung agency nyo sa DA? Would you agree? This has been the advocacy for a long time, and we continue to espouse this advocacy, although we agree that there's a need to rationalize government size. And ang paghasasalarawan ko po kasi niyan, sir, kasi, para... Sorry, makasingit. The reason why I said that, kasi mukhang napapabayaan kayo, mukhang kayo po yung member ng pamilya na hindi po minamahal. Meron pong... Totoo yun. Kasi po, talagang ang Pilipinas lang po, limited ang resources niya. So hinahati-hati sa lahat. No, patapusin po ko, Madam Chair. Kaya tayong bansa, okay lang 'yun, nabigyan natin ng pera. Like my disappointment sa BFAR for this ano. Kami po ang House of Representatives at saka ang Senado, nagpass po kami ng 41 fish hatcheries para mag-produce ng fingerlings. Fingerlings. Para umami ang fish sa ating bansa. Opo. Ang isa pong fish hatcheries 20 million. Pinasa po namin 41 since 2016. Wala po. Ngayon lang binibuild eh. Kung hindi pa ako nagalit noong 2019, hindi sila magsisimulang mag-build ng fish hatcheries. Okay. Paano dadami ang isda? Nagpakahirap kami ipasa yung batas. 6 billion ang budget nyo. 20 million lang. Nagpasa ka ng 7 taon. 340 million lang yon. May hindi nyo kami binigyan ng konsuelo na binuild nyo yung mga fish hatcheries na yun. Walang na-build na fish hatcheries. Okay. Tapos pinatpasa nila sa akin ng IUUF. Oh, kasi daw pag napasa ko yung IUUF, magiging collection daw nila against penalty against illegal fishing from 100 million magiging 1 billion. And 65% of that we will give to the small fisher folks in the municipal water. Okay. What happened? Yung 100 million naging 10 million instead na naging 1 billion. Paano naman tayo matutuwa? Tama nga naman. BFAR. Kaya ibig sabihin, two-way process to. Kung kami natutuwa sa inyo, paglalaban namin kayo, hindi nyo naman pinaglalaban ng tunay ang mga kayo, fisher folks eh. Because kaya bakit natin ipaglalaban? Sige, ma'am, pwede ko... Tapos, mag-create pa ng... No. Nang ano, na gusto pa mag-create ng department. Hindi nyo ba alam na ang department, pag kin-create nyo yan, katakot-takot na gastos yan. 55% of the cost of a department is PS and overhead.
Okay. 45% lang ang ibibigay sa mga tao na hindi pa binibigay sa mga tao. Bakit ako matutuwa na nag-create ng department? Right. Ma'am, yun yung suggest lang, ma'am. Gusto ko lang tapusin, ano, doon kasi nag-react si madam. Sabi ko, kayo ate yung age, kung sa pamilya ang hindi minamahal. Kasi nga po, marami na tayong narinig na mga farm-to-market rules, mga project. In fact, yan po'y inilalapit po sa DA ng mga politiko para matugunan yung sa kanilang distrito, yung problema sa kalsada mula sa kanilang mga farm papuntang market. In fact, sobra-sobra na po yung budget. Pero again, let me make it clear, Madam Chair, okay ako dyan. Kailangan talaga natin ang farm-to-market roads para may impayan. Pero kuminsan, sobra-sobra na. Kaya nga nagkakaroon ng cockpit-to-market road sa sobrang dami ng budget. Samantalang wala tayong marinig masyado na inisponsoran po ng mga politiko natin yung tinatawag na fish landing to market road. Bibihira tayo makarinig na ganun. Ngayon ko lang narinig ito for the first time na meron palang fish landing to market road. Bakit hindi pinupunduhan yan? Bakit ang palaging fundo, farm to market road, cockpit to market road? Sa sobrang daming budget na, sa sobrang pagmamahal sa DA, pati cockpit pinupunduhan na papuntang market, pati yung mga resort, pinupunduhan na papuntang market, resort to market road. Yun lang po yung pinupunto ko, Madam Chair. Para sa akin po yung ang observation ko na nadidihado dito yung ating mga mangingisda. And to think na mas marami pong kumukonsumo ng mga isda dahil po marami to yung mga kababayan na mahirap versus doon sa livestock. Although again, I support yung livestock natin, sinusuportan ko po yan, kailangan po paigtingin natin, tulungan natin. Pero dapat, patas po ang paningin natin, dapat po yung mga mangisda natin na naghihingalo na, matulungan din. And it's about time nga sinuggest po. Ito po yung suggestion ni Senator Coco Pimentel. Hindi ko po suggestion to. And for me, it's a bright idea, something to explore. Pag-aralan po siguro natin. It's about time na dapat we have to have an open mind dito for the sake of the Filipino people. Yun lang po. Salamat po, Madam Chair. Madam Chair? Yes, ma'am. We recognize Senator Binay. Thank you, Madam Chair. Hindi, itatanong ko lang po, Madam Chairperson, kung meron ho ba tayong data kung ilan ba talagang fish landing yung kailangan nating itayo? Meron ho bang data yung BFAR? How many fisheries landing do we need? We have 7. Madam, ang ginawa po kasi natin dati, we determine sino po yung first 750 na pinakamarami ang mangingisda na bayan. Tapos po yung sino po ang pinakamahaba yung coastline. So those are the two criteria for determining whether or not we have to build a fish landing. My view is that all the municipalities po should have at least one. But at that time kasi we have limited budget, so we have to prioritize. So ang naging basis po ng prioritization would be yung coastline length and the number of fishermen in the area. So if you talk of municipalities, it's 1,500. More than 1,000 po yon, 1,000. Lahat fish eh, diba? Yung pong may coastline lang po, may coastline, mga 1,000? Mga 1,150. Attorneys ko ato, Mike. 929 municipalities, coastal. Yes, ma'am. We have 750, so remaining na lang is 100. Yeah. Yes, ma'am. And Madam Chairperson, for this year ho ba, meron tayong nakalaan for fish landing? Or what? No, it's not a priority. I think they will build fish hatcheries, di ba? That's the one of the priorities. Kasi if we don't build fish hatcheries, there will be no finger licks. Yes, ma'am. To use in aquaculture as well as in the, I guess what you can do sa municipal water, you build a mangrove. Kasi mangrove is the spawning ground of fishes in the municipal water. So maybe you can plant mangroves on the coast because that will be a source of fingerlings also in addition to the fish hatcheries that we are building. We have only pass 41. But I guess even if we don't pass a law, if there's a need, you build fish hatcheries in many places. But I guess you're having a hard time building the 41. Yeah, I agree. Dapat mag-build tayo ng mga fish hatchery,
fingerlings and all. Pero ang problema pa rin, paano natin ma-transport yung papuntang merkado? Kaya nga yung fish landing to market road talaga ang kailangan natin. So it's about time siguro maglalabi kayo sa mga mambabatas natin na tulungan kayo. Kasi palagi ko narinig sa mga mambabatas, mga kapwa kong politiko, fish, I mean, farm to market roads talagang buhos ang suporta nila. Pero ngayon ko lang narinig itong fish landing to market road. It's just such a thing na wala atang sumusuporta sa mga politiko. And from now on, ako po ay isa sa mga supporters ninyo. Kung ako po ay mabigyan ng budget, then I will make sure na magbubuhos ako ng budget sa inyo na para mabudgetan yung tinatawag na kalsada mula sa fish landing papunta sa market. Para maging maayos naman po yung pag-deliver ng mga isda, ng mga isda natin mula sa bagsakan ng kanilang isda papuntang market. Kasi yun talaga nakita ko firsthand during my when I was doing the campaign. I'm just walking the talk po, Madam Chair, because I promised them na dadaling ko to sa Senado. Pagdating ko sa Senado, yung mga problema nila, dahil nakita ko po, nag-ikot ako, nakita kung gaano kahirap yung ito-transport po nila, yung kanilang mga isda mula sa daungan papuntang palengke. Hirap na hirap po talaga sila. Salamat. I just want to inform the Senator that the production of fish in the Philippines is divided into two, one from aquaculture and one from, it's 50-50, one from catch. Kaya kalahati na lang po ang nanggagaling sa fish landing facility. Ang kalahati po ay sa aquaculture. And they predict that in a few years, 70% will come from aquaculture and 30% will come from the wild catch. Kaya medyo dalawa na ang hinaharap natin ngayon. You have to see to it that yung aquaculture natin ay nasusuportahan din in addition to the fisher folks in the municipal water. Kasi ngayon 50-50 na sila. Kalahati galing sa aquaculture, kalahati sa wild catch. So kaya, kung habang lumalaki po yung aquaculture natin, then parang pinapatay po natin yung kabuhayan ng ating mga maliliit na mga isda. Kasi yung aquaculture, ano yun eh, inaalagaan sa mga fish pond. Okay. Oo. Yung isda is natural, it will go. Kaya lang, ewan ko, parang because maybe of pollution, maraming namamatay na isda, hindi nagtatribe ang isda sa ating municipal water. Kasi one of our most important problem is plastic pollution. Pag kinain kasi na isda yung plastic, eh namamatay yung isda. Kaya one of our major, ano, kaya pinasako po yung Extended Producers Responsibility Bill para yung mga nagpo-produce ng plastic will take care of their plastic waste in retrieving their plastic waste para hindi po tayo pupunta sa ocean. Kasi sabi po sa study here in Asia, the number one producer of plastic into the ocean is China, number two Indonesia, number three ang Philippines. So medyo may problema tayo sa ganyan. Kaya siguro naapektuhan din yung mga fisher folks in the municipal water kasi napopollute. Kaya yung mga isda namamatay. Kaya we have to take care of that. And at the same time, encourage aquaculture kasi yun ang growth area ng Philippines in terms of fish production. Thank you, ho. Madam Chair? Yes, Senator Binay. Hindi, baka pwede lang din ho pakiusapin yung BFAR pagdating ho ng budget call nila for 2024 budget. Baka kahit ilang fish landing na project, eh pwede yun nilang idagdag sa kanilang budget. Yun lang po. Thank you. I guess Attorney Escoto will remember that for 2024 budget. At saka, isama mo na rin yung fish, ano ba yun? Fish landing to market road natin. Pero usually, ang mga fish landing, market na rin yan, di ba? Oh, kasi kami, meron rin kaming fish landing eh, market. Doon na rin nagtitindahan, di ba, sa fish landing, yung mga taong bumibili, di ba? Okay. We recognize Attorney Assis Perez. Thank you, Madam Chair. Yung pong maganda po yung nasabi na ano, farm to, from fish landing to market. Ang isda po kasi hindi necessarily road. Sometimes we use waterways. And so, kuminsan yun po talaga yung dinadaanan ng mga produkto namin, mga waterways. And so,
That is why, in addition to roads, mahalaga din po sa amin yung mga pier, yung mga common facility kung saan ilalagay po yung mga bangka. Kasi po, ang nature po ng aming mga vehicle ay dagat. Liban doon, yung pong ating mga fish landing ngayon serves as landing site and market site na rin. Kaya medyo napaganda po yun, Senator. And just to remind everybody, actually maganda naman po talaga yung budget ng BFAR, especially when the Senate and Congress is happy with its performance. That's why mahalaga rin na mag-reciprocate po talaga yung agency with the budget that's given. So maraming salamat po. I just may add, Madam Chair. Oo nga, yung observation mo, tama yon, na doon pa lamang sa daungan, nagbibilihan na ng isda. Pero yung bumibili, mga supplier din yun. At dadalhin pa rin nila doon sa market. Alangan ba naman dadalhin sa bahay nila? Tama po ba? Ganun pa rin po yun, ikaw naman. Nagets mo? Ulitin ko ha, baka hindi mo na-follow. Okay, pagdating po doon sa daungan, marami po mga bumibili. Nauubos na agad yung paninda ng mga mangingisda, right? Now, ito mga bumibili, mga supplier po ito, nadadalhin po sa mga merkado din. Tama? So you still need the fish to market road. Tinutulungan na kita rito. Ay mo ata mong tulong ko. Diwag. No, sir, I'm saying, in addition po to the road, maganda rin po maglagay ng water base. It's, actually, sir, it's in addition to the road. Maganda. No, pero ang observation ko nga po, ako po yung nagtanong-tanong sa mga mangingisda. Ano po? I'm not speaking out of nowhere. I'm speaking out of experience, out of having talked to some fishermen, okay, fisher folks. Yun po yung sinasabi nila, yung daungan, na kuminsan yung pier nila, walang tamang daungan, walang hindi sementado, nadudulas. In fact, tulad sa halimbawa sa Palawan, dalawa na po ato, tatlo na namatay dahil na-slide. Hindi po tama o kulang sa ilaw yung daungan. Kuminsan hindi sila makadaong, nababahura yung kanilang bangka. One way or the other, dapat meron silang maayos na daungan. Especially pag yung mga deep sea fishing, naglalaot sila at kailangan meron silang maayos na daungan kasi malalaki yung bangka nila, hindi po pwedeng dadaong ka na lang dyan hanggang sa dumating po sa buhangin. There's no such thing. So kailangan po talaga may daungan, maayos na daungan. Okay? Now, sabi ko nga ulit, meron nang nadiskrasya, namatay dahil hindi po maayos yung daungan. Again, pagdating sa daungan, tama po kayo, binibili na po yung mga isda kung sino-sino bumibili, pero ita-transport pa rin po yan sa palengke. Tama? So you still need fish to market road. Ayan po yung inilalaban ko para po sa inyo ito. Kaya nga po yung suggestion po ni Senator Coco Pimentel, and I agree with him, it's a good idea. Siguro it's about time pag-aralan po natin yun para sa lahat ito. Okay? Okay ba sa inyo, attorney? Sure ka? Kasi kung ayaw mo, masama ang loob mo ata. Okay, sige po. Sige po. Kakampi niyo po ako rito, attorney. Okay? Sige. Madam Chair. Yes, we recognize Senator po for her questions. Simple lang po yung tanong ko, ano, kasi una, kagaya ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo, salamat sa BFAR na binigyan niya ng moratorium itong order ninyo na FAO 195. Sabi niyo, pag-aaralan ninyo, hopefully by the end of the year, you'll be able to come up with a final decision on this. So, hearing the reasons why this was implemented in the first place, health hazard daw, economic loss, etc., ang tagal-tagal na naman itong order na ito, is there a possibility, can you tell us categorically, na hindi na ninyo muna i-implement ito, itong FAO 195? Yes, ma'am. Actually, we have already announced, ma'am, in a press briefing that we will defer the operation in the wet market for the implementation of FAO 195. You will defer. So the order is still there pending your studies. I think they will study how to reform this mga EO na to be more poor oriented. So sa ngayon indefinite ang moratorium. Yes, Senator po. Okay. Ang gusto ko lang kasi malinawan,
ng ating, alam mo, marami nag-i-import ng bago pa lang yung okasyon, no? Hindi pwedeng ura-urada yung sasabihin ninyo, ay hindi, ito na yung desisyon namin. Siguro ay bigyan din ninyo ng konting kasiguruhan yung mga ating mga nagbebenta, yung ibang mga importers, na hindi kayo basta-basta padalos-dalos sa mga desisyon nyo. At sa ngayon, indefinite ito, hindi mapapanis yung mga in-import nila. With that, I just want to Senator Po, no? Kasi dun sa ating EO195, para hindi dapat nakarating sa wet market yung mga in-import doon. Ang pwedeng makarating sa wet market during close season, di ba nag-i-issue kayo ng out of necessity, pwedeng mag-import for the wet market. Liwanagin nyo nga yun, kasi kung namang makakarating palagi sa wet market yung imported kahit na hindi close season, maapektuhan naman ang local producer, di ba? Kailangan liwanagin yun eh, kasi ano yung makakarating sa wet market, yung ba eh, tuwing close season lang or throughout the year? Kasi yun ang question eh. Kasi itong EO195 para to sa processing, canning, at saka sa hotel and restaurant. Pero pag gusto nyo makarating sa wet market, you issue yung ano, importation out of necessity during close season. So I just want to clarify na ito bang EO195 na to, which is a law. This is just an IRR of the law. Eh, pwede ba natin baguhin ang batas kung hindi natin ina-amend yung batas? Yun ang question sa inyo. Liwanagin nyo yun kasi magulo yan. Yes, ma'am. Tama po yun, ma'am. Yung, kwan po, yung based doon ho sa ating existing law, Section 61 of the Fisheries Code, talagang pagkaho for canning and processing, ho yun. Hindi ho dapat umabot yun sa wet market. At lahat ng importer natin for canning, processing, and yung institutional buyer, alam ho nila yan. Sa simula pa lang ho, when they applied for an SPSIC, they would execute an undertaking that they will use the imported products either for canning, processing, or for institutional buyers. Close season. Yun ba yun? Yes, ma'am. Every time that there is a necessity, the Agriculture Department issues a certificate of necessity to import. Pero ito hong CNI, ma'am, these are bundled by some conditions and regulations, yeah, in order to address the necessity. Lang, kasi close season, you foresee na magkokonti ang supply kasi close season in other yung mga kinukuhanan ng fish. But iyan ang pumupunta sa wet market. Yes po. Oh, pero yes, nakita ko yung order nyo ng close season, wala dong salmon and pampano eh. Binasa ko yung mga in-order nyo for the close season eh. Saan ang galing yung salmon at pampano? Sa ngayon, ma'am, ang salmon at pampano ho natin, yun nga po, dalawa lang ho ang pwedeng source niyan. Number one, agriculturally smuggled, ibig sabihin walang papel na pumasok. Or pangalawa, illegally diverted. Yes, ma'am. Apo. Yung asan yung smuggler at saka yung importer na did this illegally? Oh, yes, ma'am. Suggestion ko nila. Hanap nyo, hindi nyo pinarusahan yung nagtitinda. Kasi kung wala naman magtitinda sa kanila, wala naman ganun. Diba? That's why sinuggest ko nila, Madam Chair. You go to the Bureau of Customs. Alamin niyo sa Bureau of Customs yung mga pumapasok na isda na deklarado na nagbayad ng buwis. Now, kapag halimbawa sinabi ng Bureau of Customs, walang nagbabayad na buwis para sa mga importation ng pampano at saka salmon, ibig sabihin lahat yun ay puslit, lahat yun ay smuggled. Diba? So that's one of your assignment that you have to find out, and you have to talk to the Bureau of Customs pertaining to that.
Bakit yung nagtitinda, paparusahan nyo yung nagtinda doon sa nagtinda? Kasi ano naman ang malay ng mga wet market dyan? Tayo ang, dapat yung ano, ang ano hinanap nyo, yung importer or smuggler. Yung importer na nag-divert at saka yung smuggler. But never yung ano, yung mga wet market. Kasi mga simpleng tao lang yun, di nga naiintindihan ng policy nyo. Eh. So, basta mo may nagtinda sa kanila, pag bibilhin nila at pagtitinda nila uli. Kaya diba? Madam Chair, kung meron kayong bakbakan, bakbakan yung Bureau of Customs. Diba? Wag yung mga mangisda sa palengke. I mean, yung mga bendo sa palengke. Senator Binay, we Madam acknowledge Chair, you. Wala ho tayong resource person from the Bureau of Customs. Meron pala eh. Meron. Oh, there's the... Oh, magandang tanongin natin kung ano nga ho nakakapasok sa wet. Madam Chair. We recognize what's the name? Good morning po. I'm Athena Lahom from Bureau of Customs. I'm a customs examiner from Manila International Container Port, sir. Okay. So, ngayon yung tanong po namin. Okay, go ahead. You can ask the question, Ma'am Sinja. Otherwise, kung gusto mo ako magtanong para mabakbakan ko to. Recognize Senator Binay. Follow Senator Tulfo. And then, siguro, Madam Chair, yun lang, tanong lang ho natin sa Bureau of Customs. Kung give us an update, meron na ba ho kayong nahuli na nagsismuggle ng salmon or ng pampano? And siguro pwede pakisubmit sa committee yung kung sino ba yung mga legitimate na companies na authorized to import. Nakikis sa kayo yung mga smuggler. Ma'am, I'm a customs examiner from Manila International Container Port, so I can only answer for the importations that were processed from our port. We looked into the data po. Yung frozen pampano po and salmon that we processed, ang SPSIC po niya is for institutional buyers. Now, the document submitted to us, we duly verify it through the national single window. So, assuming, sir, lahat po ng dumaan po sa port namin, meron po siyang duly issued na SPSIC. After that, it undergoes first border inspection. It is a joint first border inspection, meaning po the presence of customs is there. And BFAR fisheries inspector is also there. After that, for red selected shipments, there is also a second joint border inspection, sir. So after the second joint border inspection, which is done by us, our customs examiners, and the fisheries quarantine inspector, sir, yung customs jurisdiction already ceases. So I think what we should do is, we know the process, but what we should do is you submit to us the names of the importers. Yes, ma'am. Kasi dalawa lang naman yan eh. Nanggaling yan sa importer na dinivert yung institutional importer na buyers na dinivert nila sa wet market, which is illegal, or may nag-smuggle. Kasi doon sa inyong authority out of necessity, wala akong nakitang salmon at saka pampano dun eh. O, di either smuggled o yung institutional buyer nyo nag-divert sa wet market. Otherwise, there should be no salmon and pampano in the wet market. So, you look at the names. So, and find out sino yung nag-divert or nag-smuggle. Yes, ma'am. Tama po yan. We will submit, ma'am, the names of the importers and the volume imported by these importers. Na-discover yung nagda-divert, huwag nyo nang bibigyan ng import permit. Pa-penalize nyo kasi what will prevent them from diverting if pag nag-divert sila, hindi nyo naman pinipenalize. O, di ko ako, magda-divert na rin ako kung ako yun, di ba? So, you better do that. You find out sino yung nag-divert and then i-penalize nyo para hindi nila gawin yun uli. Oo. And then, hanapin nyo yung smuggler. Wala naman doon sa permit nyo na merong
ano, may nag-import ng salmon at saka pampano, wala. Eh, binasa ko yung permit eh. Eh, saan ang galing yan? Oh. Yes, ma'am. Yung pong, kwan, ma'am, yung aming end-to-end monitoring, ma'am, yung expansion namin ngayon. Eh, wag yung mga tindera, ano nyo, ipenalize nyo. Ipenalize nyo yung mayayaman. Yes, ma'am. Hindi ba? Bakit naman yung tindera ipapenalize nyo? Eh, yun naman, eh, hindi nakakaintindi naman yun. Basta nagba-buy and sell lang yun. Oo, ang ipenalize nyo, yung mga importer nyo, at saka yung mga smuggler nyo. Kasi sila naman ang yumaman dyan, hindi naman yung mga nagtitinda. Oo. If I may follow up question, I have a follow-up question para sa Taga-Bureau of Customs. Ilan po yung volume ng mga imported na isda, particularly pampano at pink salmon, ang pumapasok sa ating bansa? And follow-up question ni Senator Nancy Binay, meron na ho ba kayo mga naharang, meron na ho ba kayo mga nahuli na mga smuggled pampano at mga salmon dahil nag-misdeclare? Sir, for Manila International Container Port, none po. Walang volume? Walang pumapasok? Sir, I have data with me for the volume. Yung sa mayroon po kaming nahuli na pampano and salmon, none, sir. Lahat none. Po nang dumaan sa amin, meron pong duly issued SPSIC from BFAR. Walang mga misdeclaration? Sir, actually sa first border kasi po hindi po namin siya ma-check talaga lahat eh. Yun po yung problem. Dumaan na merong permit. Pero yes, kung dinivert nila sa wet market when it's for institutional buyer, illegal din yun. So hindi mo pwedeng masasabihin na walang nangyaring ganun. You have to do that. You have to find out kung saan ang galing yung mga salmon na yon at saka ano. Kasi wala naman kayong in-import out of necessity, di ba? So nanggaling yun dun sa institutional importer buyers nyo or smuggled. Walang ano, nanggaling dun sa may permit, okay. Di ba? So pwedeng malaman sa Bureau of Customs, Madam Chair. So sino po yung mga importer, bahayin po sa inyong record, anong pong institution ang madalas na nag-i-import ng itong salmon at pampano na nasa listahan po ninyo? Sir, ito pong data po na nasa akin. Ano po po? Puro institutional buyer po yung ano. Kaya nga po, anong pangalan po ng institution? Meron po ba? Restaurant, kaning, meron. At saka, may pangalan po ba kayo ng importer dyan? Kasi tinatanong po namin kanina pa. Yes, sir, I have po. Anong pangalan? Ano example? Para Bell Market Corporation, sir. Ben Market Corporation. Yes. Ano yan, canning or restaurant? Institutional buyer po lahat. Sir. Institutional buyer. So, ibig sabihin, restaurant and magkano binabayad na tax? Sir, for frozen pampano, sir. Magkano? They only pay import processing fee because these goods, they are import processing VAT exempt, fee. Sir. But exempt. Yes. So, magkano nga po import processing fee? Binabayaran po nila, sir, if I'm not mistaken, 1,870 pesos lang 1,800 pesos lang ang buwis na binabayad. Kinikita natin gobyerno. Holy moly. Okay. 1,800. Yes. Tapos ngayon, ibibenta ito ng pagkamahal-mahal sa mga restaurant hotel, tiba-tiba yung mga importer. Yes, hindi sir. Pa hindi pa pumasok sa isipan niyo na teka muna, mukhang may problema ata dito. You should have approached the proper authorities, kami, mga legislator, para magpasa ng batas na para taas-taasan yung buwis na yan. Kausapin namin yung BIR, ay kausapin yung Bureau of Customs. Di ba? Or ang BFAR, kausapin namin. Bakit ganito? 1,800 lang, ano to? Di 40, di 20 na ano, refrigerated container? 1/40, sir. It is duty exempt because, sir, meron pong preferential ano. Kaya nga po. Yes, so, po. So ibig sabihin, one tusawa, kahit na 1,000,000 container kada araw magpasok ng mga isda, libre ito mga importer. So mukhang mali ata yung mga trabaho natin dito. Mag-importer na lang ako ng mga imported na isda. At ang laki palang kita, 1,800 lamang ang babayaran ko. And then one tusawa na ako sa kita. Don't you think that that's unfair? Para doon sa mga ibang imported, sa mga imported goods na nagbabayad ng tamang buwis na pinagkakitaan natin gobyerno, whereas ito pala mga importer ng isda, eh walang binabayaran. So lalong yung mayaman. So they get away with it because of this, again, sorry BFAR, kapabayaan ng BFAR na para tingnan na meron palang problema sa sistemang ito.
you should have informed BFAR about that, and the BFAR should have done something about it, na para nag-recommend ang BFAR na wait a minute, eh sana merong babayarang buwis dito, hindi pwedeng makalusot sila. Sir, in-implement lang po kasi namin yung ano, yung law po na VAT exempt po talaga siya. Yung sa duty naman po, we honor the ASEAN-China Free Trade Agreement. That's why it is duty exempt. Kaya na, pero dun po sa VAT, ang sinasabi ko, napakababa po. Siguro po, it's about time, ano, sa BFAR, pag-aralan natin, na... And to inform Senator Tulfo that it's not in the law yung institutional buyers. Ang nasa law lang is processing and tanning. Siningit sa IRR yun, yes. Right. Yung institutional buyers. Yun yung hindi natatax. Kasi yung canning and processing and justification doon, ikakan, ipoprocess, i-resale, di ba? Right. Na pwedeng i-export or pwedeng sa ano. Kaya siguro walang free tax yun. Okay. Free. Pero yung institutional buyers, siningit lang daw sa IRR yun. Wala sa batas yun. Kaya nga po ma'am, siningit, sinabi nga niya, yung nagbanggit sa akin, yung mga pumapasok po sa peer nila, eh puro institutional buyer. At hindi po nagbabayad ng buwis. Yun na nga eh. But isiningit yung institutional buyers na yun. Ang batas lang is canning and processing. Sige, biglang mo siya sa mata. Titigan mo pa siya. Sa IRR eh. Kung baga, bakit mo in-expose? Madam Chair? Yes? Meron mo ba tinabayaran para sa BFAR para matawag na institutional buyers? Yun daw, hotel and restaurants. Kaso yeah, pwede nila i-divert special, eh. May special permit po ba na ini-issue yung BFAR? No, it's not entitled to permit. Basta sa IRR, canning, processing, and institutional buyer. Diba? Yun ang nakalagay doon sa 195. Yes, diba? Ma'am. And they are being issued by SPSIC. SPS import. They have to follow yung rules ng food safety. But not, they don't have to get a import permit. Diba? Exempted yun eh. Nakalagay sa batas yun, they don't have to go through the process of getting an import permit. Ang kaya lang kumuha, ang dapat kumuha during period of necessity, 'di ba? Yun ang magbibigay ang Department of Agriculture ng import permit during usually close season, 'di ba? Yes, ma'am. Oh. Pero yung yung institution, kaya kanina ko pa tinatanong, ano ba tong institutional buyers na to? Kasi I don't think it's the hotel and the restaurants. There is an importer na binibilhan nila as institutional buyer. But hindi yung mismong restaurant and hotel ang nag-i-import. Oo. Ganun yan. Kaya i-question natin, bigyan mo kami listahan ng institutional buyers. Kasi yun ang, kasi yung mga company na nagka-canning and processing, kilala natin yan, di ba? Correct, I agree. Oh, pero yung institutional buyer, it's a question mark, sino yun? Kasi yung sa canning po, may canning factory. After na ma-process po yun, yung iba doon ini-export. So kumikita po tayo doon. However, ito pong sa mga institutional na restaurant and hotel, eh, pangit naman po na libre sila, makalibre, at dahil siningit lang po sa IRR. Parang sa IRR lang, tinatanong kung nasa batas ba yon yung institutional buyers? Wala eh. Parang nilagay lang sa IRR, di ba? Ayusin nyo yun. Kasi ano yun eh, yun ang vague eh, yun ang butas eh. O, dun magluluko eh. Tapos eh, sila yung nagda-divert sa wet market, di ba? O, kasi yung mga processing at canning, wala naman yung pakialam dyan. Iba business nila eh. Processing and canning sila eh. Tama. Madam Chair, if I may. Yeah. One of the things that we will look into is probably consider a CNI even for institutional buyers. Yeah. Better yun. Kasi doon nagkakaroon ng doon lumalabas eh, diversion, di ba? Para makita natin. Kasi kung doon naman sa binigyan nyo ng permit, wala akong nakitang salmon and pampano doon. Sa binigyan nyo ng permit, paano nagkaroon ng salmon at pampano? Saan ang galing? Di ba? Sige. Thank you. Any more questions? No. You have any questions?
Magandang tanghali po, Ma'am, amin pong pinakamamahal, Senator Cynthia Villar, Ma'am, magandang umaga po. Isang magandang umaga din po sa ating idol, Senator Raffy. Magandang umaga po at sa inyong lahat, magandang umaga po. Kauupo ko lang po, hindi ko pa alam kung saan nasa na yung usapan. Pero gusto ko lamang pong sabihin ko na gabi-gabi po Pampano ang inakain ko. Opo. Yan po ang paborito ko, kaming mga ako po at saka yung mga anak ko. Talagang Pampano. It's made in the Philippines bang Pampano? Meron eh, di ba? Kaya it doesn't follow. It doesn't Opo, meron follow. Po talaga. Made in the Philippines. O eh, bakit nyo pinagbabawal ang Pampano? Paano nyo malaman ang imported sa lokal? Meron pong physical attributes, ma'am, na that distinguishes yung local pompano from imported pompano. At yung papel din na pinanghahawakan ng trader, magkaiba ho pagka imported sa locally produced. Madam Chairperson, ano ho bang English version ng pompano? Ano bang English ng pompano? What is the English version ng pompano? Pompray po. Nandito yun. Pompey. Meron ba ito sa listahan? Pompey sa Italy. Permit nyo, may Pompey ba doon? Wala. Hindi ko alam na Pompey ang pangalan. Ako rin ngayon ko lang narinig. Nandun ba sa binigyan nyo ng permit ang Pompey? Wala. Wala. So, wala. Baka local yung kinakain mo. Ako po, ako ma'am, talagang palagi ko naman local kasi pag piniprito naman sa hindi naman sa nagsasalita ng foreign para biro lang kayo naman. Masyado kayo serious. Medyo ano lang tayo para light. Kasi si Senator Tulfo kaya serious tayo. O, talagang ganyan po kami ni Idol. Pagka medyo mainit sa ako naman yung pampalamig. Pagka mainit naman ako, si Sir naman ang pampalamig. Opo. Ano? Di ba nung nagpunta tayo sa Eastern Summer, sinaman niya tayo, nakita natin yung pompano doon sa mga bilog na ano. Pero meron tayo. Talaga mga local. May local yun. Alam ko, may local. Talaga. Oh. Eh, ba't nyo pinagbawalan yung pampano? Eh, may local yun. Yung salmon, I would say na walang local, di ba? Pero pampano, meron. Magkasalmon. Yes, ma'am. Ang... Apo. Kasi alam ko talaga. Ang... Pinagbabawal ho namin, ma'am, yung illegal diversion at yung agricultural smuggling po. Pero, kung may local na ganun, how will you know that it's local and ano? Apo. And, Madam Chair, siguro ba yes, din yung salmon... Senator Bina, yes. Yung salmon ho, madaling malaman kasi nga, wala din naman ayun, tayo. Ayun, walang question doon. There's no salmon pero, in the Philippines. Saka ho yung mga nagtitinda sa palengke, kahit yung local pampano, hindi na rin nila ibenta kasi nga natatakot sila baka kaya nga eh. Uli din. Pompey pala name noon. Pero may pag-culture po ng pampano. Yeah, that's why. I know there is local pampano. Ma'am Chair, pwede ko may balik yung tanong. Paano nyo po ma-recognize? Halimbawa, dyan sa palengke, isang imported at saka local, paano nyo po malaman? Without the papers, ha? Apo, yung... Yung mata lang. Yung kwan ho, yung silver na pompano, sir, yun po yung local na pompano at yung black, captured ho siya, yung black na pompano. Pero so yung silver is local? Yes, locally produced by aquaculture. Yung black ho, captured ho siya. Yung imported ho, normally yellowish, yung kulay. At may difference din ho sa fins niya, mas mahaba ho yung local. Pero yung presyo pareho lang? Medyo mahal ho yung ng konti yung locally produced. So sinasabi bang mangisda yun na ito'y local, itong, I don't think so, ito imported. Hindi, kasi pag bumibil sa palengke, yung kasambahay namin, hindi sinasabi, ate, ito po'y local ha, o ate, ito'y imported. Basta't pampano. Apo. Sa isa hong nagbebenta, sir, ito ho kasi mga isda natin, may kaukulang papel ho yan for traceability. Exactly. Yung pong binabiyahe yan domestically, meron hong auxiliary invoice. Pero tama si ma'am,
sa wet market, wala na pong papel-papel yan. Pampano is Pampano. Local and imported, halos pareho na lang yan. Naghalo-halo na yan. Aba, yung pong dialogo namin, sir, with the market administrators, we are urging them to also comply doon sa traceability requirement ng ating fish and fishery products. Nagkauran kami ng pag-uusap with market administrators on that. Madam Chair? We recognize Senator Binay. Ano bang bansa yung primary source ng Pampano? Imported Pampano? China, sir. Ma'am. China po. And yung salmon? Anong country yung primary source? Chile and Norway. Madam Chair, China? Eh, baka galing sa West Philippines yun. Atin din yun. Pinagbabawalan tayo sa West Philippine Seas para makuha nila isda, tapos i-export din sa atin. Yung nakakarating ho sa ating Pampano, aquaculture product din ho siya ng China, sir. Ni Lewis. Okay. And may data ho kayo kung anong volume na itong galing China na Pampano? Yung legitimate, ha? Yung institution. Yung galing sa institutional. Apo. Wala naman doon sa ano si NI. Yes, ma'am. We will submit, ma'am, the volume. Yes, pati na rin ho yung sa salmon. Why not? Because the question now is the institutional buyer. Why not give us a report on the names of the institutional buyers and their volume of ano importation at ano ang ini-import nila. Kasi doon lang, makita mo lang listahan, alam mo na kung sino may kasalanan. Ako, bigay mo lang sa akin ang listahan, alam ko na yan. Bigay mo sa akin yung listahan. Madam Chair, siguro doon sa listahan, pakilagay na din kung si institutional ba ay nagsusupply sa hotel or hindi, that's their ano, that's the only justification they have. They have to supply to the hotel and restaurant. So titingnan mo na lang yung malalaki, di ba? O yung listahan nila, the volume and and ano paginto nila sinusupply. Oh, and she wants to know whom they supply. Baka pwede nila ilagay kung anong hotel, anong restaurant, di ba? Just to share, kasi nabanggit ho yung Frabel. Ako ho kasi nag-grocery and I know for a fact, nagbebenta ho sila ng frozen Pampano sa grocery, I think sa SNR. Na nakabaki. Frabel daw, alam niya. Institutional buyer. Yes, ma'am. We will submit all the necessary data, ma'am. And yes, the volume and whom do they supply para ano lang natin. Yun kasi ang may question eh. And then maybe we will exclude them from the yung exception, di ba? They have to file for a CNI. CNI ba yung tawag nyo? Necessity to import. Necessity to import. Okay. Thank you, Madam Chair. Welcome. Oh, meron pa bang question? So, yun lang. And then, based on what we talked about, then I would suggest that we will review and recommend what are the changes we want to do with EO FAO 105, FAO 259, and FAO 1002, so that we will be clear, not vague, in the implementation of importation considering food security and food safety. Kasi may another consideration to tong food safety. Kasi kaya kailangan ng permit for the food safety. Yun lang. So with that, we're just suspending because we want to hear the report of the with regards to this technical working group on the review of this IRR na inisyo ng BFAR. Thank you very much sa inyong lahat and have a nice day. Oh yeah. Okay. We want to recognize Mr. Miss
Miss Lourdes Tanco. Okay, thank you. Madam Chair, you want an importer? I'm probably the largest importer of salmon. And I represent. Yes. Yep. Well, no. On heads, I'm not the largest. Well, I import the large whole salmon. The salmon heads, I don't do a single container of salmon heads, but I represent the importers. We import it here into the Philippines. I'm sorry, from Norway and Chile. But the bigger import is salmon heads and bellies. If I'm not mistaken, it's about 50 containers a month of beds and bellies. So how many metric tons that a year? How many do you... 20 tons of salmon head in a container, let's say 50 containers a month, that's 1,000, 12,000 tons of heads. So you only import the whole salmon or the head? I do the whole. Other people import the heads. What do you do with the head? We don't import the heads. That's imported by other people. But we have a... Take the body? Yes. We have a presentation if you are, you know, have time. It's 15 slides. It's titled The Tale of the Salmon Species. Okay. So maybe? So we know one importer already. With your indulgence, can we talk about it? It's a presentation talking about the shortage of fish. It links the shortage of fish to the lack of fish that's affordable for the Filipino people. It talks about recommendation for the Senate and what issues you might be able to consider way forward. So you have a paper on that? It's just a 15 slide presentation. Yeah, so do you want to watch that or give us just a copy? Each of one of us to have a copy. Hard copy, huh? Or huh? Because we feel that the issue is really an issue of what do we want to protect. Okay. Right. They will give us a copy. One of our importers will give us a copy of their presentation so we can hear their side, so that when we decide on what to do, we heard the side of the importers. Not just their side. What we feel is there's a bigger issue that is prevailing, which is what is it exactly that we're trying to protect? We are very short of fish. We're about 1 million tons short of fish against per capita consumption. Madam Chair. That they can produce more fish, except that they are discouraged because they have to fight the importation. So another point of view naman sila. Correct. So we want to hear all the point of Correct. View so we can study and yes. make a reform in the industry. Okay. Yes. So that's can why you give us a copy of your presentation so we will be able to read it? Sure. Okay. Madam Chair? Yes. Yes. Just one question kay Ms. Tanco. Kung may theory ba siya, how the salmon ended up in the wet market? Either na-divert from the institutional buyers or na-smuggle. Dalawa lang yon, kasi hindi naman nila pina-import under the CNI, di ba? Is that, that's the truth, di ba? Walang inallow na importation of salmon except sa institutional buyer or if it is smuggled, di ba? Yun ang ano, yun ang sure. Walang, kasi nakita namin yung import permit, wala eh. Doon sa necessity, yung certificate of necessity, walang salmon. But it was allowed. For 20 years, I've been raising my hand. Yeah, they know. Right? They know because it is allowed under institutional buyer for hotel and restaurant. Yes. But there's a theory that it is being diverted to the white market. It's been tacitly allowed, which is why they really can't respond, because I think there is belief that the providing cheap food or affordable food was the alternative to expensive local fish. It's not allowed.
under the IRR, no? That's why we've raised it at ARTA for almost 2 years now. And they always say it's, we're only protecting the local species, which is what is allowed in CNI. And so all the regulations have been designed for that, and therefore they tacitly allowed all the import fish into the wet market. So that's why business was saying, you've allowed us to sell it for almost 20 years. Why suddenly stop? Right? You allowed them now to sell them. We did not allow, ma'am. I think every importer at the time of their application for SPS, IC is quite clear as to where they are going to. You allowed them to sell? No, we do not allow them. In fact, it's in the regulation and in the document that they signed. So if they did diversion, then yung BFAR dapat hindi natin papagalitan ngayon kung ginagawa yung trabaho. Because they are simply doing their job, particularly when it comes to diversion. Yes. Yung ang mahalaga po doon yung diversion. Pag dinadivert talaga. Sabi lang namin ni Senator Tulfo, ba't mo pagagalitan yung wet market? Oh, di pagalitan mo yung importer, di ba? Tama po. Madam Chair, ang answer doon, hindi naman talaga nila inalaw. I think it's inefficiency at work. Hindi po nila in-implement yung FAO. Yun lang po yun sa, to answer the question of Madam Tangko. Okay? So we will wait for your paper so that can be considered. We will distribute it to the, all the stakeholders so that when we do the technical working group on the reform on the different FAO issued, we can make the necessary reform that is fair for everybody. Okay, thank you very much. Chair, last na lang po. Tanong ko lang ho sa BFAR, kailan ho ba yung deadline nila? Para naman ho alam nung ating mga consumers kung kailan sila makakabili ulit ng salmon. I think when we come back in next month. Oo, kasi are we allowed to hold hearing during the break? Di ba pwede? Yes po. Pwede ba? Allowed na ngayon yung magbenta. Allowed until we reform this, di ba? They lifted the order to allow the wet market to sell, except that we will have a technical working group, so we will change this because there are loopholes. Okay? Madam Chair, we will also submit a document to show that we have enough fish. Okay. And that the aquaculture and fishery sector can provide for our people. Okay, thank you very much. With that, we suspend the hearing of the Committee on Agriculture and Food and Agrarian Reform. Thank you very much to all. Thank you for coming and thank you for attending. And please, if you have a position paper, please send it all to us so we will have the point of view of everybody. Okay, thank you.